Kamusta mga kasaka? Ako nga pala si Paul at ito ang Axie TV. Dito sa channel ko, gumagawa ako ng mga Axie at iba pa mga blockchain game-related content. Kaya kung hindi po yung nag-classing mga video, mag-subscribe ka na at i-on mo ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga bagong uploads. So bago natin simulan itong video natin mga kasaka, no, gusto ko muna magbigay ng shoutout sa mga kasaka natin dyan. No? Yueki, dyan sa RDG Guild, no? Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama yung pangalan mo, pero shoutout sa'yo, kasaka. Kay kasakang Yueki. Siyempre, sa kasaka natin na si Donny Magsisi Tabiana, no? Shoutout sa inyo, mga kasaka, no? Maraming maraming salamat po sa panonood sa channel at sa pagsuporta, no? Shoutout po sa inyo. Siyempre, mga kasaka, no? Gusto ko rin mag-shoutout sa lahat ng nandiyan sa RDG Guild, magmula sa manager, hanggang sa mga nag-a-apply ng scholar, hanggang sa mga scholar, no? Shoutout sa inyo lahat dyan, no? Sa mga nag-a-apply ng scholar dyan, konting taste-taste lang, huwag masyado magmadali. Darating din yung panahon at lahat kayo ay mahihinog dyan, no? So, shoutout sa inyo dyan sa RDG Guild, no? Tsaka kay kaibigan Tolitz, Tolitz, shoutout sa inyo dyan, no? Dalawa na lang tayo matitira dyan sa bandang huli, kaya shoutout sa inyo. Yung mga kasaka, no, ang tatalakay natin sa video ngayon, no, is kung saan nga ba mas magandang bumili ng Axie Team, no? Sa breeder ba o sa marketplace? Kasi mga kasaka, no, bali napansin ko na nagkataasan na ang halaga ni Axie ngayon talaga, sobra. I mean, pumunta ako ng marketplace nung nakaraan, hindi pala pumunta, nag-browse pala ako. So, nag-browse ako sa marketplace nung nakaraan, sobrang mahal ng Axie, no? So, napaisip ako ngayon, no? Kasi dati, kapag nagtanong ba kung saan mas magandang bumili, syempre, sasabihin ko sa'yo, sa marketplace. Dahil kapag sa marketplace ka bumili, medyo makakatipid ka. Dahil nga po sa nagawang update ni Axie at yung breeding cost ay tumaas na naman, noong una, ang ginawa nila is from 100, ginawa nila 150, at ngayon naman is from 2AXS, ginawa nila 4. Okay? So, una, 1 lang yan eh. Tapos, naging 2, tapos naging 4. So, hindi natin alam kung ano yung susunod. Baka next update nila, gawin nilang 6 na yan. Pero huwag naman na sana dahil sobrang taas na ng cost nun. So, yun nga mga kasaka, no? Sa ganyang klaseng mga pangyayari, saan ba talaga maganda bumili ng unang team mo? Sa marketplace ba o sa seller? So, yan ang titignan natin mga kasaka, no? Sa video natin ngayon. Para at least kung ikaw na nanonood gusto mong gumawa ng sarili mong team, may idea ka na kung magkano ang gagastusin mo kung gagawa ka ng team mo ngayon. Bago tayo pumunta sa marketplace mga kasaka, no, pag-usapan doon natin, no, kung ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa, di ba? So syempre, basic naman yan, pag dito ka bumili sa marketplace, aaralin mo yung proseso. Ano ba yung mga proseso na yan, no? Kailangan mo yung peso, gawin mong Ethereum, tapos gawin mong WEP. Okay, so aaralin mo lahat yan para makabili ka sa marketplace. At syempre, kailangan mo rin pag-aralan kung anong Axie ang bibilin mo. Dahil nga, pag bumili ka dyan sa marketplace, hindi mo na pwedeng isa-uli yan. Kaya kailangan, pag bumili ka dyan, plakado yung bibilin mo para hindi ka magsisi sa huli at mapakinabangan mo ng maayos yung mga Axie bibilin mo. Kung doon ka naman kay seller bibili, wala ka lang iisipin, di ba? So, pabayaran mo na lang yan at ibibigay niya sa'yo yung mga Axie mo. Pero make sure na yung pupuntahan yung seller ay legit. Hindi po scammer. I-sure po na bago kayo bumili ng inyong mga Axie at dyan kayo bibili sa page, ipa-legit check nyo muna yan para hindi po kayo ma-scam, no? Anyway, marami naman tayo mga kasaka talaga dyan na legit. Ang kailangan nyo lang talagang gawin is magtanong kayo para hindi po kayo maloko. Ngayon mga kasaka, no, nakita nyo na kung anong pinagkaiba pag bumili kayo sa marketplace at bumili kayo sa seller. So, punta naman tayo sa marketplace mga kasaka, no, para magbuo tayo ng ating team. At ang team na bubuuin natin ngayon ay syempre walang iba kundi yung paborito kong team sa lahat. Yun ay ang BBB. Dahil syempre, ewan ko, trip na trip po tong team na to. Kumbaga, kahit pa naglabasan na yung mga magagandang build dyan, BBB pa rin tayo. Kaya shoutout sa lahat ng BBB dyan, no? Lahat ng hanggang ngayon, solid fan pa rin ng BBB. Shoutout sa inyo lahat, no? Kasi alam nyo naman na BBB number 1, di ba? Kaya shoutout sa inyo dyan. So, anong panghinaantay natin mga kasaka, no? Pumunta na tayo sa marketplace at tignan natin kung magkano nga abutin kung tayo ay bibili ng isang BBB team. Let's go!
Ngayon mga kasaka, no, andito na tayo sa marketplace at tatry natin gumawa ng isang team. At kung magkano ba ang haabutin, no, kung sa marketplace tayo gagawa at kung mas makakatipid ba talaga tayo kung sa marketplace, no, kasi alam naman natin na pag sa marketplace ka nag-build ng team, eh, medyo makakatipid ka. Pero dahil nga sobrang taas ni Axie ngayon kahit sa marketplace, eh tignan natin kung mas makakatipid pa ba tayo kung sa marketplace tayo bibili. Tignan natin mga kasaka, no, kung magkano ang haabutin kapag tayo ang nag-build sa marketplace. At konting paalala lang mga kasaka, no, habang ginagawa ko itong video na to, ang halaga ng dollar is 49.11. Wala lang, nabanggit ko lang para mamaya kapag kinonvert na natin to peso yung dollar, eh malaman natin, no, kung magkano talaga ang haabutin. So kapag kayo bumili sa marketplace, baka mag-iba na rin ang dollar. So yun, no, yun lang, pinasabi ko lang sa inyo na habang ginagawa ko itong video na to, eh ang dollar is nasa 49.11. So, gawa na tayo ng team mga kasaka, no, at simulan natin yan sa plant. Okay? So, alam nyo na to, i-plant natin yan. Tapos, ang stats ay nasa 61. Okay, so ito yung mga plant mga kasaka, no, kung makikita nyo, sobrang mahal, no, 323 agad yung nakabungad sa atin, puro 300 plus agad. So, naalala ko na dati pwede ka mag-build ng tank kahit mga nasa $50 lang, eh. Ngayon, hindi. Halos quadruple yung laki nung tinaas nila, no. Kaya sobrang hirap. So hanap tayo ng tank mga kasaka, no, para sa ating BBP team. So basic lang naman ang hinahanap ko na tank, eh, para mas madali natin yung makita, i-filter natin, no. Tapos punta tayo sa parts. So ang hinahanap ko lang, may rosebud. Okay, dito na. Tapos may pumpkin para sa defense. Okay. Tapos lagyan natin siya na serious. Okay, para sa ano niya, spell. So, lagyan natin siya ng serious, yan, para sa kanyang support. At syempre, no, sa buntot, lagyan natin ang carrot tail. Okay, para meron tayong konting gain energy pa din, di ba? So yan lang yung may hinahanap ko sa tank, eh, di ba? May carrot, may serious, may pumpkin, may rosebud. So yan yung ating basic tank, no. So i-filter na natin yan. Boom. So eto na siya. So kung mapapansin niyo mga kasaka, no, yung ating hinahanap na tank ay nasa $393.50 na. Ganyan na siya kamahal mga kasaka, no. So tingnan natin, 4 pa yung breed count nito. Okay, 4 pa yung breed count niya. Okay, so basic tank ang mahal, pure, pero nga 393. Ano yung mag-breed ng tank na ganito, mas maganda ang piliin nyo, ito, yung pure engines. Okay? Yan, no? Yung pure yung kanyang body parts para walang problema sa jeans. Okay? So, for the sake na lang, ito piliin natin, no? Si 393.14. Okay? So, piliin natin yan siya. Punta naman tayo ngayon sa beast, no? Tingin tayo ng beast. Mga kasaka, no? Ito yung beast na hinahanap natin para may partner natin sa ating BBP team. So, kung mapapansin nyo, no, eh, nasa 378 na agad, no, yung pure beast na yan. Naalala ko nung bumili ako ng beast, nasa 2,000 ko lang nabili yung aking pure beast. Pero ngayon, nakita nyo naman, $378.63 yung pinakaunang-una niya, no. So, eto na yung kukunin natin kasi huwag na tayong lumayo-layo pa dahil pure beast naman yan, eh. So, kung mapapansin nyo, 3 to 7 breed count, hindi na masama, diba? So, yan, pure beast yan. So, ayan yung skill ng beast natin. So, kung mapapansin nyo, yan yung basic talaga na ano, eh, beast, eh, na talagang binibili natin. So, yan yung ipapartner natin, no, sa ating BBP team. Nakahuli is yung bird. So, hanap tayo ng bird para makompleto na yung ating BBP team, no? So, eto na yung mga bird mga kasaka, no? Backdoor bird to, pero hindi ko maintindihan bakit nilagyan to na shelter. Itong isang bird na to. Hindi ko magets bakit siya nilagyan na shelter, no? So, kung papansin nyo, may shelter yung bird. May backdoor, may shelter, may eggshell. Tapos, syempre, meron siya dito ng post-fight. Yung nauusong skill ng bird ngayon, yung post-fight. So, hindi yan yung hinahanap natin, eh. Hanapin natin yung isang high damage na bird, no? Na talagang ginagamit natin pang backdoor. So, kung papansin nyo, mga kasaka, no? Ang mahal ng bird ngayon. Okay? So, itong isa na to, halos hindi siya pure, pero nasa 359 na. Tapos, ito namang isan to, okay, yung 458, tingnan natin ang skill. Okay, so tingnan natin, 3 to 7 breed count. Okay, so ito, mukhang okay na tayo dito. Diba? Dito na tayo. Kasi kapag natitingin kayo ng mga bird or backdoor na bird,
So syempre, titignan niyo mga kasaka, no, yung kanyang card. Kailangan meron siyang tatlong high heater card, no, tatlong 100 para makapatay siya ng iba pang backdoor. So maganda sana kung meron siyang ano, kahit pa paano is yung feather, pero syempre wala nga siyang feather, no. So okay na to, yung gantong klaseng build, no. Ayos na sa akin to kasi meron naman siyang swallow. So, you know, deal 120 damage if this Axie attack first. So, ibig sabihin, kung una akong ba-backdoor sa kalaban, eh, pwede ko siyang i-partner, mapapatay pa rin yung backdoor ng kalaban ko. So, okay na to, no? Pero, 3 to 7 breed count, okay na rin. Pero, yung presyo, mga kasaka, nakita nyo, tumataginting na $458. Diba? So, again, naalala ko na naman, nung ako'y bumili ng backdoor, $56 ko lang nabili. Pero ito, nakita nyo, $458. Yung butal lang halos yung halaga ng backdoor ko. So, ilagay na natin sa listahan natin yan. Magplasa tayo ng $458. Ayan, mga kasaka, no? Bali, na-build na natin yung ating BBP team. So, yun, mga kasaka, no? Nakita nyo na kung paano tayo pumili ng ating BBP team, no? At nakita nyo rin siguro yung presyo. Diba? Sobra. Sobrang taas na, no? So, ngayon, hindi ko na talaga alam kung saan ba tayo mas makakatipid. Sa seller ba o sa marketplace? Kasi nga, medyo ang taas na rin ang presyo kay marketplace kahit yung mga itlog pa lang dun, eh, nasa 200 na agad ng bentahan. Pero yun nga mga kasaka, no, calculator natin para makita natin kung magkano ba ang inabot ng ating pinamalengking Axie, no? So, simulan natin yan sa tank. Ang tank ay nasa 393.50 plus natin dun sa ating beast na 378.63, i-plus natin yung ating bird na 458.99. So, ang equals mga kasaka, no, ng ating napamalengking Axie dyan sa marketplace ay $1,231.12. Okay? So, yun nga mga kasaka, no, habang ginagawa ko itong video na to, ang palitan ng dollar ay nasa 49.11. So, i-times natin siya sa 49.11 para makita natin kung magkano ang kailangan natin ipuhunan kung tayo ay maglalaro ng Axie Infinity. So, gawin natin, no? I-times natin sa 49.11. Grabe. So, ayun mga kasama, no? Doon po sa ating BBP na build, okay? Ang kailangan nating gastusin ay tumataginting na 60,460. So, ganyan na po kalaki mag-build ng Axie ngayon. Grabe. Grabe, no? So, sobrang mahal na ni Axie. Pangmayaman na talaga to. Pangatlong marketplace buying guide ko na to. Pero, eto na yung pinakamalaki na na-build ko na BBP team. Talagang sobra. Halos 60,000 siya. Diba? So, hindi na talaga biro ang mag-invest kay Axie. So, yun nga mga kasaka, no, nakita nyo na ngayon kung magkano ang halaga ng kailangan natin gastusin kung tayo ay magagawa ng isang team kay Axie. Yung sinasuggest ngayon na bumili kayo ng chop suey. Kasi sobrang mahal ni Axie ngayon mga kasaka. As in, sobrang mahal. Kung bibili ka ng chop suey, no, eh konti lang naman ang pagitan nun sa pure. Yung pure na lang ang bilin mo. Kasi diba, kung plano mong mag-breed, eh hindi mo papakinabangan ng chop suey. So sa panahon ngayon mga kasaka, no, kailangan pa nag-invest ka, doon ka na lang sa pure. Para kung gusto mong mag-breed, eh mapapakinabangan mo na maayos yung mga Axie mo. Mga kasaka, no, sana nakatulong tong video na to sa inyo na nagtatanong, no, kung magkano na ba ang kailangan yung ipuhunan kung kayo maglalaro ng Axie Infinity. Mga kasaka, no, bali ang nandito na lang ako ulit, no. So kita-kita sa sunod na video. Peace!